takot yun sa NHK. Sikat na to. Hindi, wala, hindi, hindi. Kasi talagang, ano bang feelings na ano, buong mundo na makakapag, ano na, ah, yung video natin. Ay, atag nga pala doon sa napunan namin sa ano NHK World. Ayun, napanood nyo ba? Ayun, thank you. May ano, pakiramdam? Pero, ma, ano nga pala pakiramdam at na napasok ka doon sa NHK World na yun? At one. Teka lang, isa-isa lang. Excited ako malaman yung ano eh. Yung pakiramdam eh. Isa-isa tanong, isa-isa sagot. Ano, sige daw na. Ano experience? Ano pakiramdam? Ano pakiramdam? Na ang At One as ay nakapasok dun sa NHK World tayo. World! Buong mundo niya. Oh. Yung channel na buong mundo. Siyempre, unang-una, kinakabahan ako. Siyempre. Yung hindi, talagang, hanggang ngayon kinakabahan ako pag nababanggit yun. Kasi ano eh, 4 days kami na nag-shoot. Tapos makikita nyo, di ba, kung napanood nyo, maiksi lang yung clip niya. Pero in time, ilalabas namin yung mga ibang shoot na yun. Eh, ay naayos lang nila. But anyway, yung pakiramdam, siyempre kinakabahan, nahihiya. Nahihiya ako kasi parang worth it ba kasamang At One na mapakita sa mundo yung ganun. So, parang ano eh, parang kasi nag-umpisa ang At One, nag-umpisa ako, parang ang goal is to support yung Filipino people lang na nagkataon, hindi by intention. So, yun eh. So, then nung nakita ko na nakakatulong, yung pakiramdam ko ang sarap. Diba? Hanggang sa tuloy-tuloy siya. Nakakaramdam ako ng pagod, nakakaramdam ako din ng ano, ng alam mo 'yon, ng hirap. Minsan nararamdaman ko na rin yung hindi ako nagkaroon ng time sa family ko, sa sarili ko. Na tama na kaya parang ganoon, baka enough na yung ginawa ko. Pero hindi eh, sabi ko walang tigil eh yung paglapit ng tao. So sabi ko sige, ganito na lang. Kapag ka nawala na yung lalapit, ibig sabihin ubos na sila. Siguro yun na yung binibigay sa akin ni Lord na ito na yung time para magpenga ka. Pero totoo, yung bakit ayaw maputol, parang gano'n. Ibig sabihin, para sa'yo talaga daw yan. Na kailangan mo pang kailangan mo pang tumulong sa gustong magkaroon ng katira yung mga lisensya. Wow, sana nga nakakatulong. Ayun, so nakakatulong, kasi nakakatulong, malaki. Sana. Kasi hindi ka katulad sa ng mga Pilipinang kay ibang lahi, mahirap pumunta sa isang kumbaga sa isang gera na wala kang bala, di ba? Ibang lahi ang hirap. Hindi ba kasi may mga ibang lahi. Kumbaga, pag nagpumasok ka sa At One, magkakaroon ka ng bala. Oh, susugod ka sa gera, at least may dala kang bala. Parang ganoon din. Thank you. Pero alam niyo, ang laki ng naitutulong ng At One. Hindi ko alam. Promise. Film mo ko lang pa? Hindi ko lang. Ang sa akin is, tinutuloy ko yung suporta hanggang sa makakaya. At syempre, yan, nagdagdag tayo kasi hindi ko na kayang gawin mag-isa. Dagdag tayo ng mga teachers, ng mga staff, tas ng mga ibang branch para lumapit din sa ibang kababayan natin. Parang ano, parang, kung malaki is nagagawa sa inyo, nagpapasalamat ako. Pero yung halimbawa tatanungin ako na, nakatulong ka ba? Honestly, ang sagot ko siguro doon, sana. Hindi sana. Kasi parang ano, parang kasi maraming, parang natural. May proof na eh. Kasi diba, tignan mo, ang dami na nagka-lisensya. Ang dami ng, usually galing sa At One, ganyan. Thank you. At kaya nga yung mga, thanks, bakit kami nandito? Kasi yung nag-show kayo sa amin, galing ng At One. Kaya nandito rin kami. Yung satisfaction. So thank you. Kaya yung tiwala, ito naman kami, magtitiwala naman kami kasi nag-show kayo sa amin, nagtiwala marami sa amin. Marami pa lang paparating. Marami pa yan, ma. Pero totoo yan, na-appreciate ko talaga. Kaya siguro nandito pa kami yung At One. Na-appreciate ko yung papasalamat nyo. Na-appreciate ko yung mga nag-show kayo, lahat ng sumusuporta, hindi nakakalimot. Talagang habang buhay siguro nandito yun sa puso ko. Pero siguro, yun yung sinasabi ko sa inyo na parang natural kasi yung ginagawa ko. Dito yun na parang natural. At ayoko i-pressure kasi yung sarili ko na ginagawa ko ito dahil gusto ko. Meron akong magustong i-achieve for sa sarili o sa wala. Kung hindi, ginagawa ko ito. Walang pressure.
gusto ko, masaya ako pag nakatulong, nakabigay ng suporta. Yun eh, yun yung pakiramdam ko eh. Pag nagtutul, okay na, parang gano'n. So yung malaking tulong sa inyo, thanks God, siguro. Kasi siguro binigyan niya ako ng konting ganitong lakas, ng patience, ng ganitong knowledge para i-share. Kaya saludo sa mga teacher ng Apon talaga, yung pasensya, grabe. Yes, yes. Nasa harap sa ito. Saludo talaga. So, yun din yung mga teachers ng Apon ganun. Salamat! Ngayon, so, yung sa NHK, so, no, dun sa, yung related, dun sa tinatanong mo sa akin kanina, kaya hindi ko rin ine-expect na mapipili tayo or maiko-cover tayo ng NHK pa. Diba? NHK na, pa. Actually, nag-start kami mag-shoot noon, mga April. Ne, 4 days yon, April or May last year. Last year pa yun. Ne, ano yon, hindi sila agad naglalabas. Tapos, December pa lang, tumatawag na sa akin sa maraming buwan bago sila nakipagkita sa akin. Kasi, nung tumatawag sila, akala ko joke. Alam mo yung NHK, gano'n. Ay, maraming yung daddy mo alam na ilalabas. Hindi, usually kasi maraming mga ganyan mga fake. Ano, siyempre, kasi hindi ko ini-expect. Ano ba naman ang Atwa, napakaliit lang ng Atwa, di ba? Ng i-department store. Ang tingin ko para tayong isang sari-sari lang. Ne? Na nangangailangan yung tao, kaya bumibili sa atin, parang gano'n. Ne? So, hindi ko ini-expect. So, ngayon may tatawag sa akin bigla. In-entertain ko lang. Ah, okay lang po, gano'n. Nung una naman mamusta naman, okay lang na. Tapos, pwede ba akong tumawag ulit? Din? Sige. Wala naman siyang tinatanong na ano eh. Na parang na nakakaiba. Tapos, nakikita namin sa YouTube. Nakita namin, yung pa yun eh. Nakita raw nila sa library at saka sa museum ng Tokyo, yung magazine natin. Kasi in-interview ako ng isang Japanese. Ayun, at kinover tayo sa magazine. So, yung magazine na yun, ginamit nila as a materials, parang reading materials. So, nandoon sa library tsaka sa museum. So, isa yun sa nag-encourage yata sa NHK na isa tayo sa piliin na i-cover nila. So, actually, marami daw silang, parang nag-research, blah, blah. So, umangat yata yung Atwa sa paningin nila. So, thank you. And, kala ko joke talaga. Tapos buwan-buwan tumatawag kasi na. Kasi madaling itatsura kasi nisa sa telep, sa dengue. Siguro. Parang ganyan Siguro, ganon. Tapos, medyo napaniwala lang ako ng konti nung binanggit niya nga yung magazine. Kasi yung magazine is totoo. Diba? And, sinabi rin niya kung sino ganyan. Tapos nakita niya ako sa Facebook. Sabi ko, bakit parang kilala ko nito mga to? Parang, kinabahan ulit ako. Parang natakot ako. Bakit ganon? Bakit ganyan? Tapos tinanong yung edad ko. Ito ba? Sabi ko, totoo. Tapos, yun na. Siguro, na-entertain ko ulit. Kasi hindi ako sumasagot eh. Dahil busy ako, di ba? Nakita mo. Kala ko wala lang. Tapos, by February, ayun, tumawag siya sa akin ulit na medyo sunod-sunod na yun. Kasi, sumagot na siya na, pwede ba kaming pumunta dyan? Yun na. Sabi ko, para saan? Titingnan namin yung school mo. Ganun. So, syempre, pinili natin yung Hamamatsu kasi yun ang main branch. Tapos, sige po. Pero wala siya sinabing shooting, something ganun. Usap lang daw. Isushow kayo nila, mag-introduce nila sa sarili nila. Alam mo yun, importante sa Japan dito yun, mag-aisatsu siguro. Kasi, sinabi rin niya na baka kasi iniisip mo na, parang, yung nga yung sabi mong itazura, yung sabi itazura is yung parang, scam. Parang gano'n. At sagot ko lang, sige po. Gumanan lang ako, kayo po. Ganun. Tapos, sige ha, sabi niya, gagawa ko ng time. Sabi ko, busy ako eh. So, hindi natuloy yun. Ewan ko ba, pakipot ang ate niya. Kasi ngayon, wala na sa ko. Tapos, pagdating ng March, sabi niya, mga katapusan ng March, nagkatsang, pupunta kami next week. Huh? Totoo? Magulat ka pa. Tingnan ko kalendar. Chutumate, ganun. Okay, sabi ko, gantong araw nandun ako. So, akala ko lang, ay set sila. Yung pala, hindi, bawal pa yun eh. Kumbaga, mag-aisat sumuna sila. Tapos, pumunta na sila sa school. Sabi ko, nagtatrabaho ako. Pwede bang, okay lang. Hindi ka namin ni-store po yun. Gusto ka lang, syempre, hindi ko naman. Wala ko idea. Ano, pagdating nila sa school, pinabayaan ng mga professional, pinabayaan lang magtrabaho na ako yung store mo, tingin-tingin lang sila, ganyan-ganyan, hanggang sa bukas, shoot na tayo. Biglaan. Ano, practice? Nayo. Ano gagawin ko? Wala lang, ito lang, ganyan-ganyan, 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 tapos
biglang kakanta ka, kakainyang Diyos, ay ganun. So, inayos yung schedule. Hindi ako nakatanggi. Pero yun ang kagandahan sa kanila. Kahit sa Menke Center, sa mama sila, di ba? Sila dito nag-assist, tapos kinuha nila ng konti time ko. Pero yun ang kagandahan sa kanila kasi willing silang mag-wait. Kaya pala yung interview dun sa iba't ibang lugar. So, iba-iba siya. Iba-iba. Maraming scene yun eh. Tapos, umuulan pa yun, no? Dapat nasa loob tayo nun, kaya lang, because of corona, pinakawalan, no? Tapos, ayun na, so totoo na pala. So, kinakabahan na ako. Tapos, nung sinabi pa sa akin na, ayoko kasi itanong eh, bakit at one, ganun. Pero sa totoo lang, syempre, alam mo yung maging honest na, gusto kong malaman. Siyempre. Yun nga, yun, sinabi nila. Ang daming ano dyan eh. Bakit parang, na-amaze sila na may ganitong eskwelahan. Mm-hmm. Tapos, alam mo yun, talaga. Kasi sa Japanese, walang ganito eh. And ang mga gaykoko dyan, mga foreigner katulad natin, hindi marunong mag-Japanese. Mm-hmm. So, napaka-bira yun na, ang dami ng foreigner sa Japan na pareho ang standard at ang proseso sa Japanese ang nakakuha ng lisensya. So, umangat yata sa kanila yon. Tapos medyo, ang ingay daw natin kasi sa Facebook yung ganun. Parang trending pa tayong gamsan yung ganun. Tapos kung saan daw umabot yung Antoine, and nakita kasi nila yung success nung pagtulong ng tao. Ayun. So, ayun, medyo na-curious sila dun sa tayo nga, what is Antoine. Kaya yun, kinover nila tayo. Ayun, kinakabahan pero proud ako kasi alam mo yun na isang blessing ito, ne? Kahit konti nga lang yun eh, no? Malaking karangalan sa Antoine at sa akin. Kasi syempre, di ba? Hindi ko ina-expect na sa amin din, syempre, bilang estudyante. Hindi ko talaga ina-expect. Hindi ko talaga ina-expect na totoo ba? Lalabas tayo sa TV, gano'n. Makikita nila. Syempre, kahit nahihiya ako, ne? Noong una nga, ayoko talaga. Pwede bang ano? No, ikaw. So, ayun, napapayag nila ako. Pero, ayun nga, ang kaba ko kasi baka, alam mo yun, baka hindi magustuhan. Sino ba yan? Sino ba yung Antoine na yan? Bakit siya pa? Marami naman ganun. So, takot ako sa ganun. Kasi, syempre, totoo nga naman. Kasi, syempre, hindi rin naman ako, mahihayin ako eh, sa totoo lang. Na hindi lang halata. Pero, mahihayin. Sa totoo lang, pinipilit. Sabi ka lang, naiyak pa nun. Nagbago nga ako dito. Pinipilit. Ano lang eh, kumbaga sa ni Honggo, shikatanay na, yarush ka na. Walang maggagawa kundi ako eh. So, kung hindi ko gagawin to, paano ko susundan ng mga nasa likod ko? So, yun ang palagi kong iniisip, mga kababayan. Kapag ako medyo, kahit nahihiya, kahit may takot ako, pero may bagay na kailangan gawin, ang iniisip ko, hindi sarili ko, kundi mga nasa likod ko. Paano sila magpa-follow sa akin? Paano sila tatayo kung hindi ako tatayo? No? So, kahit, kung hindi ko umpisa. So, kung hindi ko umpisa, kung hindi lalakas ang loob ko, palaging ganon. So, yun ang pumapasok. So, mahayarish ka na. Wow. Parang ganon. So, ayan. Ayun, kaya nangyari yun. Nakatuan ako, Teo. Wow! Talagang pinakita niya. Yes! Sinood ko siya kasi bilang na mainit. Lucky tinago ko siya kasi ayan nilabas ko. Oh, nice. Unlucky na Antoine. Antoine ang nasa loob dyan, ginawa ko siya lucky. Oh, diba? Ang sarap naman. Ayan, thank you. Wala ka na. Thank you. Ayun. So, thank you po sa mga nanood sa NHK. Thank you sa teachers ng Antoine. Thank you sa mga talagang estudyante. Alam nyo, kung hindi dahil sa estudyante, hindi rin naman makikilala ang Antoine. Totoo yan. So, utang namin ito sa mga sumusuporta, sa mga estudyante, kahit noon pa, na talagang walang tigil sa pagtitiwala. Kayo po ang dahilan kung bakit tayo na-cover sa NHK, hindi po ako. Kayo po yun. Kaya, kung sino pa sasalamatan natin, of course, syempre, ulitin ko yung Panginoon, at syempre, yung mga estudyante na naniwala, at sumuporta sa Antoine mula noon at hanggang ngayon, at yung mga darating pa. Thank you sa inyong lahat. Pero, at congratulations talaga sa inyo. Kayo po ang dahilan kung bakit nasa NHK World ang Japan. Ayan nga, Antoine. Ayan. So, siguro maliit to para sa ibang tao, no? Na. Pero para sa akin, napakalaki po ito. Ne? So, kasama itong hanggang sa mamatay ako, hindi ko siya makalimutan. Isang blessings, no?
Is ang pagpapakilala. Kahit din sa amin, blessings din yung pagdating ng atuwang talaga. Kasi, di ba? Hirap na. Ito na, oh. Kayo, anong pakiramdam nyo? Nakaka-proud ba? Oo, na, kasi estudyante ka na ano. Wow. Thank you, ayan. So, ayan, wala pong iskam ang Atuan. Totoo po yan. Again, congratulations sa teachers, congratulations sa Atuan. Ipagpatuloy lang natin yung ginagawa natin. Ayun, may NHK o wala, pero lagi tayong thankful. Ne? Katulad niyan, di ba, yung hirap natin. Ito yun, isa yun. Isa sa bonus. Isa sa regalo, isa sa go-hobby. Nakita natin yung paghihirap ng Atuan, ng pagtuturo, pero yes, ne, yung patience, pero nakita mo merong gift si Lord at ito yun eh. Ne, isa yun sa gift niya. Thank you. Thank you talaga. Thank you. Sana inspiration po sa inyo rin. Ne, gawin natin mula sa puso ang pagtulong. Ne, it's not the money na ibabayad nila sa'yo. Yung maning ibabayad, palagi ko sinasabi, dapat yung value nandoon doon, yung servisyo. Ne? Hindi yung kung magkano, kahit magkano yan, basta may binigay sa atin, kahit piso, yung value na maibabalik niya sa kanila at mararamdaman niya ng estudyante. Ne? Totoo yan, totoo. Mararamdaman yan. Ne? Hindi man magsalita ang estudyante, dadalahin nila yan. Kaya nga siguro may nagsishock kayo. Oo. Kahit nasabi mong medyo nainip sila, medyo nahirapan, pero pagtalikod ng estudyante at hawak nila ang lisensya, naniniwala ako deep inside, in their hearts, ne? Na ando doon yung appreciation, naniniwala ako doon. Kasi syempre, ang tao minsan hindi showy. Hindi sila yung, pero nandito yun. Ne? Hindi na lang minsan kailangan na ako nag-shock yung ano. May mga ganong estudyante. So, may mga ganong tao. So, iba-iba. So, dahil may mga ganon nga, so, nagpapatunay lang na siguro dapat ituloy natin, mahirap man, yung hanggat kaya. Pero syempre, ne, minsan, okay, ne, pahinga rin kayo. Okay, pagod ako, pahinga rin ako, joke lang. Hindi pa ako nagpapahinga. But anyway. Good morning, good afternoon mga kababayan. Nandito po sa Kamias at Atuan Universal Driving Academy sa main branch ng Hamamatsu. Ayan, ito makikita natin ang mga estudyante. Ano oras ng balik? So, morning, almost 3 p.m. Pero meron pa tayo natin silang estudyante. Ito po ang itsura ng mga nag-aaral o nag-review dito. And of course, itong teacher natin kasama po, si Ate Josie. Kukunin ko po yung pagkakataon na ito para magpasalamat. At syempre, na unang-una sa, syempre sa kay God. Ne, sa Panginoon natin na binigyan tayo ng palaging suporta, guidance at pagkakataon para makatulong at makapagbigay ng kaalaman at makapagsuporta sa mga kababayan natin o sa ibang lahi din, no, na nahihirapan kumuha ng Japanese driving license dito po sa Japan. Ayan. And of course, yung ating video o yung nilabas ng NHK, yung NHK World Channel na mapapanood nyo because in-upload na namin ito sa Facebook or i-upload namin siya ulit, no? Kunin natin yung pagkakataon, pasasalamat syempre una ulit sa Panginoon at syempre doon sa NHK because ang NHK kasi is binigyan tayo ng pagkakataon, nilapitan tayo, ayan, at medyo natuwa sila doon sa ating eskwelahan, medyo na-amaze sila, no? Na may ganito raw na school at ayun, na na-cover tayo and ayun. Nakakahiya, kinakabahan pa rin ako until now. Sana magustuhan ng mga kababayan natin. Actually, maigsi lang siya. And ilalagay namin yung mga shoots ne? Na hindi nyo pa napapanood doon ng pakonti-konti. So, abangan nyo yun. And syempre, nakaka-proud. Debate ko. Yes. Nakaka-proud kasi siguro maliit itong bagay na ito para sa mga iba. Pero para sa akin at sa buong Atuan, napakalaking bagay po nito. Kasi ikaw yung mapipili ng isang NHK para ipakilala sa buong mundo and of course dito sa Japan ano? So hindi naman tayo kilala sa buong mundo pero dito sa Japan napakalaki po nitong karangalan para sa Atuan Universal Driving Academy and ito nga yung once in a lifetime ayan, diba? At unang-una tayo doon tayo yung tinatawag nilang pioneer ayan, at pinamagatan nila itong senpai ano? Hindi ko alam masyado sabihin sa Tagalog ba ito. Mas. Senpai is superior, ne? Mas. Sa kanya-kanyang karangalan. At syempre, thank you sa NHK. At syempre, thank you sa mga estudyante at nagtitiwala sa Atuan ngayon. Thank you. Thank you, Tagalog.
behalf of the Atuan Universal Driving Academy and staff, buong puso po kami talagang nagpapasalamat sa inyo. Kahit sabihin nyo na maliit lang ito, pero sa amin napakalaki po, hindi namin ito makakalimutan hanggang nadidito lalo ang Universal Driving Academy. Ayan, meron tayong Nomazu, Shizuoka, Nagoya, at syempre dito sa main branch natin. Thank you again, and congratulations sa Atuan family and staff, sa mga teachers ng Atuan. Nakaka-proud kayo because tinutulungan nyo rin yung ating mga kababayan. Just keep it up, okay? Huwag kayong magsasawa. Habaan natin ng konti yung ating pasensya. Sa mga estudyante namin at magsusuporta, thank you. Andito lang ang Atuan. Thank you, thank you. Congratulations, Atuan! Pasalamat po dahil yun, nasa NHK po yun yung kumbaga yung pinag-aaral ko po dito, parang legit at kilala at maraming nagtitiwala. Yun po, papasalamat. Pero ang may time panoorin ko, pero masasabi ko for a while, nakaka-proud and happy of, I'm part of part at one. Nakita ko yung news sa NHK about sa Atuan. I'm so happy and proud because I'm one of the student of Atuan. At saka, highly recommended yung Universal Driving Academy or Atuan Radio Center. Nung nakita ko yung video, I'm proud as a Filipino citizen here in Japan because kasi without Atuan, it is not possible po na intindi kami ng mga words, like minsan, kasi as a Filipino citizen po dito, hindi po kasi kami basta-basta makaka-enter at saka nakakaintindi ng mga Japanese na like schools. So privilege po sa akin na nakapasok ko sa Atuan, and then proud din ako na naging part ako ng Atuan, nakilala ko si Ma'am tsaka yung mga staff. At saka nung nakita ko yung video, I feel happy po kasi hindi lang po ako yung makakaalam na at least sa buong sa mga kababayan natin na Filipino na gusto at saka may dream na makakuha ng menkyo dito sa Japan, at least may hint na sila na meron si andun si Ma'am Marina, makakatulong sa kanya tsaka yung mga staff dito sa Japan po.
Hamamatsu City, Shizuoka is home to a driving school for foreigners. It's run by Marie